Ayan, muli. May isa lang tayong tanong. Ang tanong nila ay, kailan ba ang best time para mag-avail o bumili ng property, yung house? House and lot. Ba't may Z? House and lot. So, syempre, ang best time niyan is kung kailan ka may pambili. Di ba? Kung kailan ka may pera. At syempre, kung kailang panahon na bata ka pa, yung may kapasidad ka pa, wala ka pang masyadong responsibilities, bills, at iba pa. Yan. And then, syempre, yung malaki-laki pa yung kita mo. Or hindi man kalakihan yung kita mo, yung sakto, na may mga bagay na kaya mo nang i-consider. Halimbawa, less travel, less other expenses. Yan. So, yun yun. Yun yung mga panahon na kailangan, o yung panahon o yung best time para mag-avail ng property. Hindi man to cash, ay meron naman tayong installment basis o yung through financing. Meron tayong bank financing, through bank, parang ilo-loan natin kay bank yung price ng property, and then syempre installment natin yon. So for bank, maximum is 20 years maximum to pay siya. Depende, pero kapag locally employed yon. And then kapag OFW is 15 years maximum. Pero sa ngayon, may mga bank kasi tayo na sumasagad sila for 30 years. Depende rin yan sa age limit mo. Kasi may age bracket sila. Hindi kasi tayo pwedeng mananatiling may utang sa edad na 60 pataas or 70 years old. So kung halimbawa ang edad mo ay 30 years old, so possible papasok ka pa sa 30 years to pay kung 60 years old yung limit natin. Okay, for locally yun. Pero kung OFW, 15 years pa lang din yun. Okay, pangalawa, meron tayong in-house financing. Sa in-house financing naman is meron din tayong bracket, kaya lang more on sa ibang mga project kasi natin ang pinaka maximum years to pay ng in-house is 10 years lang, 5 years minimum ang meron tayo. And then meron tayo tinatawag na deferred cash, considered as cash pero installment siya, kaya lang it's for 2 years lamang siya. Yun yun, yun tinatawag na deferred cash, okay, sa in-house. And then meron din tayong financing through pag-ibig financing, yung pag-ibig na kahit walang forever. Dito magkakaroon ka ata ng forever. Okay? So eto naman, maximum ng pag-ibig natin is 60 years din to pay. And meron din siyang age bracket ang pag-ibig. Okay? Pero siya, minsan umaabot ng 70 years old kapag pag-ibig financing. And then, ang kagandahan nito, medyo mas mababa yung amortization kasi long term ka niya. Okay, mababa yung amortization. Pero kung magbe-base tayo through interest niya, halos nagsisame lang din naman siya ng bank at pag-ibig kasi long term and short term lang sila. So yun yung mga financing natin. So hindi kayo mo kailangan mamurlema ng cash. Syempre, better kung ika-cash mo siya kasi una, may mga discounted tayo from the total contract price, may mga nagdi-discount ng 5% from the total price, and then meron din nagdi-discount na 10% from the total contract price base. Depende yan sa mga developer. So yun yun. Okay? Kaya kailan yung best time mo? Yun yun na yung best time mo. Halimbawa, best time mo, nagtatrabaho ka na, nag-i-income ka na ng 40 to 50,000. So, you can afford ang property na 1.5 million hanggang 3 million na property. Pero kung ang basic income mo is 25 to 30, meron pa rin tayong mga affordable houses na papasok sa budget mo na mas mababa yung amortization. Hindi yung panahon na, bata pa naman ako. Di ba? Pangit yung bata pa naman ako, so possible next time na lang, okay? Yun yung nagiging problem kasi yung bata pa ako. Saka na single pa naman ako. Kaya lang ang nagiging problem kasi natin dyan ang pag-single. Pagka nagkasal na, sabihin niya, ay sorry, mag-aasawa na ako, saka na muna. Okay? So nung makapag-asawa, magka-anak, syempre natural. Ay sorry, may anak ako, pag-aaraling ko muna. Okay? O di nakapag-aaral ng anak. Ay, sorry. Next time kasi magka-college ako. Grabe naman yung daan dito. May magka-college ako. So, consider. Kasi priority ang education sa future ng mga kids. Okay? And after nakapag-graduate, ano nang next na reason? Matanda na.
yun, tumanda na lang tayo, wala tayong house and lot na maiiwan sa mga anak natin or kanino pa man. So yan, yun yung magiging problem. Kaya yung anak natin, magsusumikap naman sila para sa atin. O kahit matanda na tayo, yung mga anak natin ang kukuha ng house and lot para sa sarili nila, at tayo mga magulang makikibahan sa kanila. Eh, which is hindi naman sinasabi natin na mali yun. Eh, kahit ako, gusto ko rin ang parents ko, kasama ko sa pamamahay ko, sa bahay ko, syempre. Eh, mas maganda na yun kung bahay ng parents ko na magkakasama kami. yun. So, yan ang best time. Walang pinipiring oras. Ngayon na, bukas, pwede. So, yan. Alam nyo na kung ano ang best time. So, next. Next naman tayo, balikan na ulit kayo para sa susunod natin na maiksing kwentuhan. Bye!